Maligayang pagbabalik sa Tuklasin mo Movie Recap. Ngayon, ikakwento ko sa inyo isang drama ng pelikula na pinamagatang Danan. Now sit back, relax, and enjoy the show. Si Suzanne Simonin ay ang bunsong anak ng pamilya Simonin. Siya ay pinadala ng kanyang mga magulang sa kombento. Ipinanganak na may angking galing pagdating sa musika, si Suzanne at kahit sa loob ng kombento ay talaga namang hinahangaan siya. Inaasahan ni Suzanne na kukunin siya ng kanyang magulang pagkatapos maikasal ang kanyang kapatid. Ngunit, nadismaya siya nang malaman na gusto pala ng kanyang mga magulang na siya ay magmadre. Sa paningin ni Suzanne ay hindi para sa kanya ang pagmamadre. Iginiit niyang niminsan ay hindi niya pinangarap na maging madre. Lahat ng tao sa kombento ay minungkahi na manatili muna siya sa simbahan para magnilay-nilay at pag-isipan ng kanyang desisyon. Pero hindi nagbago ang desisyon ni Suzanne. Ngunit sa huli ay nabago ang kanyang isipan nang kausapin siya ng punong madre ng kombento. Ngunit nang dumating ang araw na ipoproklama na siya bilang isang ganap na madre, ay hindi niya maialay ang sarili sa simbahan, kaya't dahil doon ay pinauwi na siya sa kanilang bahay. Nang makauwi si Suzanne sa kanilang bahay, ay hindi natuwa ang mga tao doon, lalo na ang kanyang tatay. Hindi nagtagal at nalaman niyang hindi pala siya tunay na anak ng kanyang tatay. Isa pala siyang bunga ng pagtataksil ng kanyang ina. Sa katunayan ay hindi siya kilala ng tunay niyang ama. Nang hapong iyon ay nilapitan siya ng kanyang nanay at nagkwento ito tungkol sa kanyang tunay na ama. Nakiusap din ng kanyang ina na tanggapin na ang pagmamadre at pagsisihan ng kanyang mga nagawang kasalanan. Dahil takot si Suzanne na magalit sa kanya ang kanyang ina, ay tinanggap na lang niya ito dahil wala naman siyang ibang pagpipilian. Lumipas ang ilang araw at ang patungkol sa nagawang pagtataksil ng kanyang ina ay kumalat sa kanilang baryo. Kaya't halos lahat ng tao sa kumbento ay tinanggihan ng kanyang pagbabalik sa loob. Pero ang punong madre na si Mary ay ang isa sa pumayag na makabalik siya sa loob. Sumunod na araw ay iniwan si Suzanne ng kanyang ina sa kumbento at nangako na dadalawin niya ito habang nasa loob. Naging magaan ang pamamalagi ni Suzanne sa loob ng kumbento dahil na rin sa suport ang ibinibigay ng punong madre sa kanya. Ilang araw bago ang kanyang panata ay ibinigay ng punong madre ang kanyang lakit kay Suzanne. Dalawang araw matapos ang proklamasyon ng kanilang panata, nagising si Suzanne sa isang hospital. Nawalan pala ito ng mali ng dalawang araw. Nang magising ay, hindi niya maalala na siya ay namanata. Sa loob ng mga araw na nasa hospital siya, ay tanging si Christine ang kasama niya. Si Christine ay isang bagong punong madre sa kumbento. Nang makabalik si Suzanne, ay tinanong niya kung nasaan ang punong madre ngunit walang sumasagot sa kanyang katanungan. Hindi nagtagal at nalaman niya na ang punong madre ay namatay. Pinatay ito ni Sister Benedict, isang nabaliw na madre sa kumbento. Nang marinig ni Suzanne ang patungkol sa balita, ay nanlumo ito at umiyak. Mula nang dumating si Sister Christine, marami ang nagbago sa loob ng kumbento. Samantalang, bumaliktad naman ang buhay ni Suzanne sa loob ng kumbento dahil ayaw nitong sundin ang bagong batas sa loob. Dahil dun, ay pinagbawalan siya makatanggap ng bisita, maging ng sulat. Dahil na rin sa ginawa niyang hindi pagsunod, sa bagong batas sa loob ng kumbento ay iniwasan siya ng ibang madre. Habang tumatagal, ay nagsisimula na din ang iba na ibuli siya. Samantala, hindi pa doon natatapos ang lahat. Hindi din siya binibigyan ng tamang pagkain. Nang dahil dun, kaya't nahimatay siya sa gutom. Sa mga oras na yun, iisang tao lang ang natatanging nagmamalasakit sa kanya. Ito ay si Sister Ursula. Habang mahina si Suzanne, ay siya ang nagpapakain dito. Nang makabalik ang lakas niya, ay palihim itong lumabas para kumuha ng tinta at papel. Nang makakuha ay dinala niya ito papasok ng kanyang kwarto. Ginamit niya ang papel at tinta para isulat ang kanyang talang buhay. Nang sumunod na araw ay itinago niya ang mga papel na iyon sa isang sirang sahig bago pa man makapasok si Sister Christine. Nang makapasok ay diretsahan siyang tinanong at pinagpaliwanag ni Sister Christine patungkol sa papel at tinta. Sinabi ni Suzanne na itinapon niya ang papel matapos niya magsulat dito. Ngunit inutusan ni Sister Christine ang dalawa niyang kasamang madre na maghalughog sa kwarto. Matapos na wala silang mahanap sa kwarto, ay inutusan niya ang dalawa na hubaran si Suzanne. Nagpatuloy ang panghihiya sa kanya at sumunod na nangyari ay pinarusahan siya at sapilit ang pinalakad sa hagdan na puno ng bubog. Matapos noon ay kinulong siya sa isang Bartolina. Pinakawalan lang nila si Suzanne
nang pumayag nito sumunod sa mga batas ni Sister Christine. Nang makalabas si Susane ay tinakot siya ni Christine at pinanumpa ito na huwag sabihin sa iba ang mga nangyari. Pagkatapos ay ipinaalam niya kay Susane na kakanta ito sa harapan ng mga bisita. Nang makabalik sa kwarto ay binalikan niya ang mga papel at nagpatuloy sa pagsusulat. Naniniwala si Susane na matutulungan siya ng kanyang kaibigan na si Sister Ursula. Kaya nang sumunod na araw ay kinausap niya itong maghanap ng lawyer upang makalabas siya ng kumbento. Ipinagkatiwala niya ang isa pang papel kay Sister Ursula. Nangako naman si Sister Ursula na tutulungan ito at ihahayag sa kanyang ina ang mga nangyayari upang makatulong kay Susane. Sumapit ang Biyernes at dumating ang mga bisita kasama na roon ang ina ni Ursula. Sinabi ng ina ni Ursula na makakatanggap sila ng sagot mula sa lawyer. Hindi nagtagal. Matapos ang araw na yun, ay dinalaw ng lawyer na si Paul Manori si Susane. Sinabi niya na umuusad na ang pakikipaghiwalay niya sa kanyang panata. Ngunit hindi pa nabubuo ang desisyon patungkol rito. Nang tanungin ng lawyer kung ano ang gagawin sa isinulat niyang pagsisiwalat, ay sinabi ni Susane na gawin niya kung ano ang nararapat. Bago magpaalam si Paul ay nangako ito na susulat sa kanya para ibalita ang patungkol sa pag-usad ng kaso. Lumipas sa mga araw at nalaman ni Sister Christine ang patungkol sa balitang nais ni Susane na makaalis ng kumbento. Pinatawag niya si Susane sa kanyang silid at nang makarating ito ay pinaratangan niya si Susane ng pagsisinungaling. Sinabihan niya rin itong hindi niya pinapahalagahan ang kanyang panata. Hindi na kinaya ni Susane ang mga nangyayari. Dahil doon, naiyak ito at paulit-ulit na nagmamakaawa, napakawala na siya. Nang makita ni Christine ang pag-iyak ni Susane, isinabihan niya itong nasasapian ng demonyo. Maging ang pagdadasal ay pinagbawal niya kay Christine. Matapos ay hiniya ni Susane sa harap ng ibang madre at pinatawan ng kaparusahan. Binigyan nila si Susane ng manipis na higaan at pinagbawalan rin suotin ang kanyang uniform sa pagmamadre. Maging ang pagpasok niya sa simbahan upang magdasal ay pinagbawal nila. Kahit ang mga kasamahan niyang madre ay nakikiisa sa pagpapahirap sa kanya. Isang araw, dumalaw ang isang pari sa kumbento at tinanong si Susane patungkol sa kondisyon niya sa kumbento. Doon, isiniwalat niya ang katakot-takot na nararanasan sa loob. Sa sumunod na pangyayari ay nakita mismo ng bishop ang kwartong tinutulugan ni Susane. Nakita niya ang kalunos-lunos na itsura ng kanyang tinutulugan. Nang makita ang lahat ng ito ay pinagsabihan niya si Sister Christine. Sinabi din ito na hindi siya karapat-dapat na maging punong madre at binalaan siyang magsasampa ng reklamo. Makalipas ang ilang araw, dumalaw muli si Paul kay Susane. Tinanong niya ito kung natanggap ng madre ang sulat niya. Ipinaalam ng lawyer na tinanggihan ang hukuman ng kanyang kahilingan. Sa kanilang pag-uusap ay nalaman niya rin na nakipagkasundo si Ursula sa kanyang ina na kapag huminto ito makipagkita kay Susane ay papayag itong ilipat siya ng kumbento. Kaya ginawa lahat ng ina ni Susane upang mailipat lamang ng kumbento ang dalaga. Hindi nagtagal, nagbunga ang pagod at hirap ng nanay ni Ursula, maging ni Paul nang mailipat nila ang kumbento ng madre. Personal na dinala ni Paul si Susane sa bago nitong tinutuluyang kumbento. Doon, mainit nilang tinanggap sa loob ang madre. Sa kumbentong iyon ay hindi na niya aalalahanin ang silid na tutulugan maging ang kakainin. Inaalagaan rin siya doon ng punong madre. Nagpakita rin ito ng interes sa buhay ni Susane noong wala pa ito sa kumbento. Maging ang pagtugtog niya ng piano ay pinupuri ng punong madre. Samantala, tinitingnan naman siya bilang karibal ni Sister Therese. Naniniwala si Therese ng pagiging malapit ng punong madre at ni Susane ay magiging banta sa relasyon niya sa punong madre. Kahit na tinitiyak ni Susane kay Therese na hindi siya nakikipagkompetensya sa madre, ay sinabihan pa rin siya ni Therese na huwag makipagkita ng madalas sa punong madre. Matapos nun, habang tumutugtog si Susane ng piano, ay tumayo ang punong madre sa kanyang likuran at dahan-dahan itong hinimas ang ulo ng madre maging ang balikat nito. Habang nangyayari yun, ay hindi na kaya ni Sister Therese ang nadatnan. Kaya naman nagpakita ito at ginambala ang dalawa. Kahit na walang mali siya ang pag-uusap ni Sister Therese at Susane, ay naramdaman ni Susane na binabalaan siya nito na mag-ingat sa punong madre. Isang araw, tinawag si Susane ng punong madre sa kanyang silid at sinabing hindi siya nito mahal. Agad naman sumagot si Susane at sinabing hindi siya sawail na anak para hindi mahalin ng kanyang ina. Kaya naman, tinanong ni Susane kung anong dapat niyang gawin upang mapatunayan ang pagmamahal niya para sa punong madre.
Nagmungkahi ang punong madre na patunayan niya sa pamamagitan ng paghalik nito sa kanya. Kahit na nagdadalawang isip si Susana ay dali-dali niyang hinalikan ng noon ang punong madre. Hindi nasaya ng punong madre sa ginawa ni Susana. Kaya naman, sinabi nitong ulitin ang paghalik. Ngunit sa sumunod na paghalik ni Susana ay hinipuan siya nito sa kanyang katawan dahilan para matakot ang dalaga. Isang gabi, habang ay kinikwento ni Susana patungkol sa kanyang napagdaanan, ay napaluha ang punong madre. Nagselos rin ito nang malaman na napamahal siya sa unang punong madre. Nang gabing iyon, ay nagpunta ang punong madre sa kanyang kwarto. Idinahilan nito na hindi siya makatulog dahil sa mga nalamang kwento patungkol sa buhay niya. Kung kaya naman, dumapa ito sa higaan ng madre habang puno ng luha ang mga mata nito. Nang makasampa ay umilalim ito sa kumot ni Susana at hinupuan ito. Nilapit niya rin ang mukha sa dalaga at hinalikan ng madre. Pero dahil sa isang kato kaya natigil ang ginagawa niya sa dalaga at umalis ito. Kinabukasan ay tinanong niya si Susana kung nakatulog ba ito ng maayos at pinaalam na ikinulong niya si Sister Therese. Pero sinabi ni Susana na huwag itong gawin sa madre. Habang papaalis sa Susana, sinabihan siya ng punong madre na huwag sabihin ang mga nangyari kay Father Morante sa kanyang gagawing kumpisal. Ngunit ginawa niya ang kabaligtaran sa sinabi ng punong madre. Kinumpisal niya ang mga kakaibang gawain ng punong madre sa kanya. Pati na rin ang nangyari na nakaraang gabi ay kinumpisal niya. Nang marinig ito ng pari ay sinabihan niya si Susana na iwasan at tanggihan ang mga ginagawang kalaswaan ng punong madre sa kanya. Matapos noon ay inutusan niya ang dalaga na magdasal sa simbahan ng buong gabi. Lumapit kay Susana ng punong madre at nakiusap na huwag siyang baliwalain ito. Sinabi din ng punong madre na lahat ng taong gusto niya ay sinusulsulan na pari para layuan siya. Idinagdag pa niya na ang pari ang dahilan kung bakit nabaliw si Sister Therese. Hindi nagtagal, lahat ng chismis patungkol sa punong madre ay kumalat sa buong kumbento at lahat ng mga madre na nakakasalubong ang punong madre ay tinitingnan siya ng kakaiba. Kaya nang mapansin ito ng punong madre ay hindi na niya tinago ang pagnanasa kay Susana at malaya na niya nilapitan ito dahilan para matakot si Susana at umiyak habang humihingi ng tulong. Dinala na ibang mga madre ang punong madre sa isang kwarto pero ang kanyang pagkabaliw kay Susana ay kinukontrol na ang kanyang buong pagkatao kaya maging ang kanyang pag-iisip ay naapektuhan na rin. Matapos noon ay pinuntahan si Susana ni Padre Morante at palihim na inabot ang susi sa may likurang pintuan ng simbahan. Pinaalam niya na ang tagapaglitas niya ay nagpaplanong itaka siya. Kaya kailangan niyang pumunta sa ibaba ng burol bago lumubog ang araw. Doon, mayroon isang kalesang naghihintay sa kanya. Idinagdag pa na pari na utang na loob niya kay Susana ang pagsisiwalat nito. Inamin din na pari na hindi niya rin gusto ang buhay na tinatahak niya ngayon. At kagaya niya ay pinilit lang din siyang pumasok sa loob ng simbahan. Hiniling ni Susana na sana balang araw ay makamit rin ng pari ang buhay na inaasam niya. Kagaya nga ng utos ng pari. Umalis siya bago ang paglubog ng araw at nakipagkita sa lalaki naghihintay sa kanya. Sinamahan siya nito sa kalesa kung nasaan si Paul at pagkatapos ay umalis sila. Sa huling yugto na palabas, makikitang magigising si Susana sa loob ng isang malaking mansyon. Makikita niya sa lamesa ang nilimbag niyang kwento. Habang naglalakad papalabas ng pintuan, nakita niya ang malawak na hardin na may fountain sa gitna. Ngunit habang pinagmamasdan ng paligid, isang lalaki sa bandang gilid ang lumabas. Ang lalaking ito ay si Mark, anak ng kanyang tunay na ama. Sinabi nito na namatay ang kanyang ama bago pa man sila magkita. Lumalabas na ang lawyer nang makahanap ng kanyang tunay na pamilya. Si Paul ang nakahanap sa tunay na ama ni Susana. Bago ito namatay, ay nilimbag nila ang kwento ni Susana para mabasa ng kanyang kapatid at malaman ang buhay niya. Kapatid, kung nagustuhan mo ang video na ito, ay mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa bago nating mga videos. At ito ang kwento ng Tuklasin mo. Maraming salamat po at hanggang sa muli.